Guitar Lovers, hello, kumusta? Join kayo sa live ko. Tuturo ako sa inyo ng mga, excuse me, paano kayo matututo sa gitara. Mga baguhan, welcome po kayo sa live ko. Yung pong bago lang ha, kasi meron tayong mga arbang matatalino o magagaling masyado ba? Yung parang feeling magagaling sila. Hindi dito welcome yung mga gano'n. But just the same, pwede rin naman po sila dito. Kasi nakapublic naman tayo. So, hindi natin may iwasan kasi yung mga haters. Yung mga ang hanap ng iyong mga mali. Pero inuunahan ko na po kayo. This is not the place kung paghahamak lang sa kapwa ang ating hahanapin. Dito tayo para magturo kung paano mag-gitara. Baga ma-enjoy lang ating life sa pamamagitan ng musika. Pwede po kayong mag-comment dyan. Hello po. Kung interesado kayo, tapos sasagutin ko kung kaya ko pong sagutin ang tanong niyo. Give and take lang po tayo. At saka share lang, share lang. Bale, hindi lang po tayo magtagal ng simula natin kung ano ba yung basic na ituturo ko sa inyo. Ano po sa inyo? Wala po itong wana, lyrics akong i-post dyan sa screen. Subalit, umaasa ako kung Pilipino ka at interesado ka na matuto, may imagine kung ano yung itinuturo ko, yung o yung sinasabi ko. Halimbawa, ito. Bigyan ko kayo ng isang panta ng River Maya o yung Himala. Yung kantang Himala. Yun po kasi napakadali lang noon. Bale, tatlong tupa lang yun eh. Kung isipin nyo po, napakadali lang yan. Pero parang may bar chord siya. Pero actually, hindi naman talaga siya bar chord eh, kasi parang umapatakuan siya power chord lang. So, simulan natin. Ito siya. Ang tupa lang niya. Bale, i-mirror niyo lang po yung screen niyo kasi pampo tayo eh. Baga naka live tayo prompts, naka-prompt yung ating kwan eh, kasi cellphone lang gamit ko. Balin to pa lang niya ay tatlo lang. D. Tapos yung magamit siya nung parang power chord lang. Yan o. Tapos itong power chord ng G. Makukuha niyo po sana tapos balik sa D. Diba halos tatlong tupa lang po siya. Hihimigan natin para mas nakukuha niyo. Pangarap ko'y makita na naglalaro sa buwan. Kumanta nung ikaw yung parang nagbe-bass eh. Lalamin. Hindi ko alam ang lyrics yun.
Tapos ulit-ulit lang po yan. Tapos yan ulit. Tapos sa medyo refrain niya ata ang tawag doon. Ito kaya lang. F sharp minor na power chord. Pero gawin nyo na lang na kompleto. Hindi ma... F sharp minor. F sharp minor pa. Hindi mahanap sa lupa. Tapos bar chord na G. Pag-asa F sharp minor ulit. Kikiusap tuwa. Tapos yun, di na ulit tayo. Ngayon pagdating po sa chorus, mag-iiba siya. Medyo lalampasan niya yung F sharp minor. Tapos saka siya babalik sa F sharp minor. O, chorus tayo. Himala kasa. Ayan o, G. Tapos saka siya mag-F sharp minor. Humingi ako sa langit na. Tapos balik sa G. Tapos di uli. Himala. Tapos G uli. Kasalanan. Humingi ako sa langit na. Yung posting dito. Isang himala. Ayan o. Sana nasusundan niyo po yan ha. Tapos ngayon, bali hindi ko po masyadong kapsyado yung lyrics niya eh. Kasi nung nag-aaral pa ako, balik po muna tayo sa kwento. Nung nag-aaral ako, ang ginagawa ko lang, pinakikinggan ko lang siya. Tapos yung mga chord, basic lang, hindi ko siya inaaral yung mga tiyatawag na minor 7, mga ganun. Parang yung mga basic chord, yung pangunahin. Tapos balik ulit siya sa, di ngayon. Punta sa stanza, second stanza ba yun? Ganun ulit. Gaganun lang siya, ang palabi dun. Ah. Kung gusto mo, pero pwede naman ganun. Kung ang gusto mo yung rhythm. Bahista ka, di rhythm bass ang gamitin mo. Hinihimigan ko na lang po kasi wala pa akong kaharap na second monitor na para makanta ko siya sa inyo ng buo. Kumbaga nga, sabi ko nga sa inyo, it's for beginners. Tutorial po ito na live. Tapos, yun. Makaintindihan nyo kung ano ang ibig kong ipunto. Yan o, napakadali lang ng kanta niya, natupa niya kasi tatlo lang siya. Binubuo lang siya ng 3 chords. D, F sharp minor, tapos then G, bar chord G. Depende po sa inyo yung kung halimbawa, ito lang, nahihirapan pa kayo sa bar chord. E di, ganito nga lang po ito, pinaka-power chord niya. Ito, index, then your ring finger. Yan, baga yan. Kung nag-aaral pa nga lang. Kasi hindi yan po talaga tayo agad natuto. Yung beginner nga tayo. Balik ulit tayo sa chorus. Sa refrain. Sa pagkakasal.
God, my Lord. Salamat. Isang imbala tayo sa nalabuhan. Humingi ako sa langit lang. Isang imbala. Bale, tip ko po sa inyo, mas maigi yung gamitin niyo yung inyong isip. Hindi naman sa isip. Yung panghimig. Naroon kayong ibang mahihimig niyo paragang na ALSS sa inyo yung kanta. Kasi kapag meron kayo nung katangian na yon, madali kayong matututong mag-gitara kahit walang nagtuturo sa inyo. Kasi actually, ako nung bata pa ako, almost when I was 5 years old, maybe grade 5 na nag-aaral na ako kasi nagbabanda yung aking mga kwento lang tayo ha, mga tol, mga guitar labras. Nagbabanda na kasi yung aking kapatid. Ngayon, habang tumututog sila, pinanunod ko lang sila. Tapos, titingnan ko, ano nilagyan ko? Parang kahirap nung ganito, ganyan. Pero bale sa panunod ko, may sungits naman, uso na nun ang sungits. Nag-aaral ako mag-isa. Tinanong ko lang isang beses yung kapatid, paano babasahin itong yung tab, yung notes, no? Paano ba ito yung may itim-itim yun, parang dot siya. Dot pa nun eh. Ngayon yung iba-ibang style lang yun. Yan. Basa ko. Ito yung bawal, 1, 2. Pala yung, ito yung number ng fingers pala, yung pang inaalam ko nun. Tapos yung nga lang, mga A, B, C, D lang, E, F, G, yan. Yan talaga yung pag-aaralan mo. So, wala po, sana po may nakukuha kayo at may natututunan kayo. So, balik-balikan nyo lang po yun. Yun, take. Panahon na yun, nag-aaral na rin ako ng kantang huling El Bimbo. O, kung nakakahabol ka, hindi naman huling El Bimbo. A7. Lagyan nyo po ng dito itong pinky nyo to, lagyan nyo sa baba ng IE string. Thank you.
magsusundot kayo, sumusundot kayo ng parang nilalaro. So ang tuba po niya ng ang huling ilbim po G A7 o A dominant 7. Hindi niyo po nalang meron po yung A7 o kaya A dominant 7 po ang tawag yan. Tapos itong C, tapos lagyan mo lang siya ng sundot dito sa ibaba. Tapos parang sa refrain niya E, A minor. Tapos balik sa G. C, tapos D. May dadagdag lang po kayo na E minor. Sa pattern niya na D. Ito yung madaling pattern na kasi yung iba gumagamit ng parang papunta siya dito. Papunta siya sa puno o dito sa ganito sa akin. Iba yung style to. Hindi naman para kailangan pahirapan mo yung manood o kayong tinuturuan mo. Kasi tutorial tayo ito. Yan. Bale po kayo, tapos pindutin yung notification. Napakarami ko po ng video doon. Kumbaga, kung interesado ko talaga na maraming malaman sekreto sa gitara, kind of modes o modes of guitar. Yan. Meron ako dyan na madadali na mas pinaganda ko na siya. Kumbaga, pinaigsi ko na siya. Hindi kailangan mahabang salita. Kasi nga po, meron tayo ng mga viewers o talaga ang hanap lang nila haters. Meron nag-comment sa akin na huwag habahan ng salita. Kumbaga parang ayaw nila akong magsalita. Parang inalisan ako ng karapatan na magsalita. Ang gusto nila na lang, tumugtog ka na lang. Parang ganun ba? Pero ganun pa man, happy. Malaga natututo kayo, ma-share ko sa inyo yung natutunan. Pero andun na yung sekreto ng karamihan gitarista, yung para maging magaling ka, kailangan pag-aralan mo, pag-aral ka lagi, araw-araw. Madaling araw, mga alas 4, tahimik yun eh. Andun yung scale, andun na. Tapos kung mahilig ka pa sa mga gadget o ano pa man, meron din akong pinupost dito sa akin YouTube channel na to. Bisitahin nyo lang. Ito naman po sa B. Ay, ito ang tupa niya ha. E minor. C. Tapos D. Yan na. Yan yung chord ng song B. E minor, C, G. Bit niya. Alas po ba lang lahat? Mm-hmm.
sandali lang. Baga lahat pa siya ay downtown lang. Baga hindi ka mahihirapan. Tapos ito pa niya, hindi naman siya barcord. Napakadali niya, kumbaga yung pagkalabit niya, bawa namumroblema kayo kung paano kung pagkalabit. Yun na nga, 4 down lang siya. 4 down lang naman siya. Tapos meron pa siya ang adlib eh. Saan siya ka nakuha? So, yan o, dito sa 7th fret, hammer, tapos punta siya, hammer sa 8, from 7, tapos punta siya sa pull-up, tapos punta dito sa number 2nd. Tignan natin na. Nahirap to kasi naka pan lang to. Ayan o. Tignan nyo maigi. Diba? Dali lang siya. Makukuha nyo yan o. 7. Amen. Parang medyo kung siya ang dapit. Natin ha, short intro ng Zambi, adlib. Yan ha, hammer on, then pull off. Tapos, yung index mo, lagay mo dito sa second fret of B. Tapos, open, full beat open. Turo ko sa inyo. Ang mga dadaling tugtog ba? Marami kasi karamihan ni gumagamit talaga siya ng barcord.
naman sa inyo yung intro nung intro adlib ng Stay ng Q-Shay. Mula dito kayo, ha? Yan o, ganyan simula. Feeding hammer. Pwede rin namang hindi. Kulbit lang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan na. Repeat one more. Oh, let's let. Yan. Pag-aralan nyo po yung magamit yung lahat ng daliri nyo kasi may expand yan, no? Kailangan yung practice nyo mapabuka yung inyong daliri. Pero, di akong matyaga, kabalikan mo lang yung mga video na to, live na to.